Next slide. Ito po yung notice nyo last week na ipakita po natin kung ano po ang nagawa natin sa anti-illegal drug operations mula po 2016. Nakita po natin, 74.30 billion worth of shabu, ecstasy, and marijuana ang ating pong nasamsam sa limang taon po na panunungkulan at hindi pa naman po natatapos yan. So ito po ay pinakamalaking figure po na masasabi natin, hindi lang po sa ating bansa, kahit po maikukumpara natin sa ibang bansa. At makita po natin ay total of 9,755 kilograms or 9.7 tons of shabu, cocaine, ecstasy, marijuana. So ito po yung ating breakdown po ng ating na-destroy naman. Yung mga talagang sinunog na po natin ito para hindi na ito marirecycle. So aabot po yan ng 15,000 kilograms po. Sa ating pong pag-address sa supply, ito po yung ginagawa natin. At meron pong 1,000 dense and clandestine laboratories po na ating na-dismantle at na-neutralize. 982 dense at 18 clandestine laboratories. Next slide, please. At dito po naman, sa ginawa nating operation, kasama po ang ating mga LGUs at nagsagawa ng ating Anti-Drug Abuse Council. Sa buong 42,045 barangays sa buong Pilipinas, pagpasok po natin sa pagpasok po ninyo sa administration na ito ay meron pong 35,416 barangays na drug affected. Ngayon po ay 23,686 na ang na-clear natin. At ito na lamang po ang natitira at kaya natin itong tapusin bago po matapos sa inyong termino. All in all po ay nakapag-conduct tayo ng 221,657 anti-illegal drug operations. Ang nahuli po natin ay 319,229. 13,996 po yung tinatawag nating high-value targets. Meron pong foreign nationals, may elected officials, may uniformed personnel, may government employees. So lahat po yan ay ang mga tinatawag nating high-value targets, hindi po mga ordinaryong drug pusher lamang. At sa ating pong operation na ginawa ay merong 6,221 na namatay sa anti-drug operations. At ito po lahat naman ay documented po at maididepensa po natin talaga na ito talaga ay mga legitimate operations. Next slide, please. Nakapag-rescue din po tayo ng 4,086 minors or children na ang iba po ay runner, ang iba ay user, ang iba ay taga-maintain sa mga drug dens, ang iba pong bata ay ginamit din po, sir. So ito po lahat na to ay ikinalinga ng ating DSWD at sila po naman ay nakabalik na sa kanilang mga pamilya. At sa ating po naman pag-address sa demand, dito po makikita na meron po tayong community-based drug rehabilitation program, 11,035. Ito po yung mga tinatawag natin ng mga mild lamang na mga drug user na hindi naman kailangan i-commit sa rehab center at nasa kanilang mga community lamang. At masasabi po natin na isa ito sa pinaka-effective na effort po natin para mapababa po ang demand. Sa ngayon po ay meron na rin 22 drug treatment rehabilitation centers na sa pangangalaga po ng DOH. At meron pong isang mega drug rehab center po na nandun sa Kabanatuan, Quezon City. Next slide, please. Ano po ang epekto nitong sinasabi natin pong sa ating efforts sa anti-drugs? Unang-una po, ang makita po natin na bumaba po ang crime volume ng ating bansa. Almost 41% po ang ibinaba ng crime volume. Tumaas din po ang ating crime solution efficiency, naging 85%, at tumaas din po yung crime conclusion efficiency. At ang pinamaganda po rito doon sa Gallup World Law and Order Report
ang Pilipinas po ay nasa top 50 at meron po tayong index score of 84. Kapantay po natin ng Australia, New Zealand, Poland at saka Serbia. At din doon po sa survey, 78% po ng Pilipino ay sabi nila ay sila ay naniniwala at sumusuporta po sa ating anti-illegal drug operation na ito ay effective at meron din pong net satisfaction of 68%. So, yun lamang po, Mr. President, ang maiulat ko sa ating ginawang anti-illegal drug operation. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. If I may just add, that's the reason why there is this popular notion that I am very, very well in dito sa drugs. Alam mo kasi, yung figures nga dito, billion-billion yan pumapasok. Ang tinatamaan yan, I really, we do not have an accurate count now, at least not yet. Pero you can really see the destruction of a country that allows itself to be overwhelmed by drugs. When mayors and governors and when policemen, generals, nasa droga, then you would realize that we are really in danger of being a almost, not really a failed country, but almost teetering on the side of disorder. Kaya sabi ko, yung strongest thought ko na, I really, really kill you if you do drugs because you will destroy my country. And if I destroy you, then I protect my country. And if I protect my country, the people will be happy. So that if you die, people are also happy that we did it to you. So, ganun yan eh. Hindi naman lahat dito durugista na. Ilan lang yan, but the impact on the lives of the Filipinos. And sabi ko, may favorite, hindi naman ano is kung ano yung sakripisyo ng mga Pilipino sa labas ng bansa. Even under the threat of being raped in some Arab tribes. Tapos they just endure to earn money so that they can send some finances to their children to study. Tapos after working hard, enduring indignity and humiliation, they arrive here only to find out that all the monies that were sent by them went to drugs and made a lot of people billionaires even at the cost of human degradation. Iyan ang ano dyan sa drugs. So that ako, until I said, I remember saying it, till the end of my term, to the last day, galit talaga ako sa droga. I don't know what will happen next, but dito sa those words that I said, I uttered, that do not do it during my time. Wag. Kasi, yan, makikita mo minsan, talagang namamatay sila.
Eh, alang-alang naman ng mamatay yung military pati pulis, kalukuhan yan. And I would not allow it. I will defend them for as long as there is a violent resistance placing the life of the law enforcer. Then they have that duty to defend themselves and defend others, strangers, if there is really a ground for a killing such drug lords. Yan ang maganda. Ako, paborito ko yung mga drug lords. Sige lang. You continue with your trade and we continue with our campaign. And I will say that I am doing it for my country. I am not doing it for myself. I do not gain anything at all, except perhaps tuloy ilagay ko sa delikado ang buhay ko. Once I retire, I lose the protection of so many security. But I said, I am ready to, just like the drug lord, I am also ready to die. But I die for my country. The drug lord will do it. He wants to die because he wants to fill his pocket with money. Yan ang diferensya natin dyan. I am doing it not for me. Ako pa ang nalagay sa alanganin ngayon. I'm doing it because I have to protect the Filipino people.